Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media. Tila nagulantan nga itong si Estella Kimbo na ito matapos nga ang sabihin na walang confidential fund ang Kongreso at ay extraordinary expenses na turingan pa man din pinakamagaling itong si Kimbo na ito sa kanilang paaralan. Ngunit makikita nga natin dito sa kanyang paniwalag ay tila hindi niya nga alam ang pinagsasasabi na ito at talo niya pa ang kinder kung sumagot. Tila gusto niya pang magpatulong sa kanyang abogado. Dito nga natin makikita. Ano nga ba talaga ang extraordinary expenses na tila parang allowance lang daw ito ng mga kongreso? Talo pa nila si Vice President Sara Duterte na talagang ang confidential fund at extraordinary expenses ay parang walang panagkaiba. Dito nga batuta si Kimbo Estella na ito dahil sa isang nag-interview at tinanong kung ano nga ba ang pinagkaiba ay hindi niya rin alam. Dito nga natin makikita na talagang binubulat-lat ang Office of the Vice President Confidential Fund. Ngunit talagang mas malaki pa ang kanilang ginagastos dahil sa 1.6 billion na ito ay marami na sanang matutulungan na paaralan at mga taong bayan. Ngunit saan napupunta ang kanilang mga extraordinary expenses sa kanilang bulsa na rin at pinaggagastos sa pansarili lamang at hindi pinaglilingkod sa taong bayan. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kagamol at talagang kakurap ang mga opisyalis na ito. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sagot po ni Mig Subiri, no? Senator Mig Subiri kanina, mga kaibigan. Sinagot niya kagad si Sas. Ang bilis po niya makasagot, guys, ni Mig Subiri. Saglit lang po yung ano, no, kanina, sagot kaagad siya. Oh, ito po yung sinabi niya dito, mga kaibigan. Palakihan po natin, ha, lakihan po natin para mabasa niyo po, guys. Oh, ayan, oh. Oh, galing po yan sa page niya ni Senator Mig Subiri. Oh, nababasa niyo ba, mga kaibigan? Oh. Fake news, sabi niya, oh. Fake news alert. Wow, fake news alert daw. Walang konti funds ang Senado. During my term, I don't want it and I don't need it. Sunog na naman kayo. Oh, sabi niya, ha? Ang nagsabi po niya si Senator Mig Subiri, wala daw confi funds during his term. Oh, ayan, no? Nakalagay pa nga dito, 331 million. Oh, wala daw confi funds pero meron siyang 331 million. Ano yan? Oy, senador, ano yan? Ay, nako, ito talaga. Ano pa to ba? Joke ba itong mga to? Ayan, oh, nakalagay yung, oh. Ano yan? Ano yan? Budget mo? Ano yan? Laki niya na. 331 million? Di ba? Sa palagay niyo, mga kaibigan, sa akin lang, no? I mean, siya na mismo nagsabi, si Senator Mig Subiri. O sige, kung wala kang confi funds, oh, alright. Tapos, anong next? Ano to? Dapat i-explain to. Di ba? Ayan, oh. Dapat i-explain yan. Kasi mga kaibigan, imposible na mong sasabihin yan na 331 million. Saan galing yan? I mean, ano yan? Bigla na lang nahulog sa langit? Biyaya? Ano to? Biyaya? Di ba? Ito, mga kaibigan, ha, basahin natin to. Ito po, ha. Ito, ha. Ito na, oh. Oh, ayan, oh. Sabi po dito, oh, Sas Rogando Sasot, sino kaya ang sinungaling? Ang DBM or si Subiri? Oh. Binasa ko yung DBM. Meron siyang 331,942,000 listed as confidential intelligence extraordinary expenses. Ayun, oh, sinabi, oh.
Binasa niya eh. Binasa po ni SAS, di ba? Pinakita ko naman sa inyo kanina. Hindi naman natin pwedeng sabihin na fake news yun kasi pinakita ko sa inyo guys eh. Talagang meron siyang tiningnan ng mga datas eh. Saan galing yung datas? Eh online yan eh. I-Google mo lang yan, makikita mo yung mga datas. Hindi naman yan yung basta-basta na lang ginagawa yan kasi hindi mo naman maduduktor yan eh. Ang mga datas po guys or yung mga analytics, mahirap po doktorin yan. Kasi nga, ano na yan guys eh? Rekta na po yan sa mga website nila. Kahit sinong tao, ewan ko lang kung may hacker siguro, pwede, katulad nung nangyari sa PhilHealth. Pero mga kaibigan, hindi po pwedeng sabihin fake news yan. Kasi galing po yan sa DBM. Yan o, basahin nyo. Oh, Confidential Intelligence Extraordinary Expenses. Ngayon, ito ang tanong. Kasi marami na pong naguguluhan. Dahil ilang beses nyo binatikos, kinastigo si Vice President Sara Duterte patungkol po sa confidential funds. Pero, bakit bigla tayo nakakarinig ng panibagong term itong tinatawag na extraordinary expenses? Ano to, may power? Ano yung extraordinary expenses? Ano yan? Parang paranormal? Yung ba, alam yung mga paranormal? Yung ba yung mga bulto-multo? Bakit may mga extraordinary expenses? Ibig sabihin, kung may extraordinary expenses, meron din ordinary expenses? Ganun ba yon? Ito ha, niloloko na talaga ang tao dito guys ha. Ito, grabe na pong panloloko to mga kaibigan. Hindi na po natin pwedeng palampasin to guys. Grabe na po. Kasi nga, hindi daw confidential funds ha. Pero ang sabi nila, extraordinary expenses daw. Sinong niloloko nyo? Diba? Sinong ginagago nyo ang mga tao? Ano yan? Anong extraordinary expenses? Ano yan, miscellaneous? Kayo guys, kayo nga, ayaw ko lang, baka magkamali lang ako ha, kasi medyo, hindi naman tayo expert sa mga ganyan, pero medyo ano ha, di ko talaga maintindihan. Ayaw nilang tawagin na confidential fund. Ang gusto nilang itawag is extraordinary expenses. Ano yan? Ibig sabihin, maliban po sa confidential or intelligence fund, meron pang iba na hindi po natin nalalaman kung hindi po in-expose or hindi isiniwalat ni SAS, ni Ms. SAS Rogando Sasot, or yung kung sino man yung nagbigay sa kanya ng mga sources, no? Or mga documents. Kasi mga kaibigan, pangloloko na to guys eh. Kasi ayaw nila ng confidential fund si bigyan si OVP. Ayaw nila bigyan ng confidential fund ng Department of Education, pati NTF-ELCAC. Pero bakit meron silang tinatawag na extraordinary expenses? Very extra spending? Aba, 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 lokohan na to ah. Ha? Lokohan na to mga kaibigan ah. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, kung sasabihin po natin confidential funds, alam na kaagad natin kung anong ibig sabihin nun, or intelligence funds. Alam na kaagad natin automatic na ito'y gagamitin para sugpuin or tugisin itong mga masasamang elemento. At hindi lang yan, di ba? Pwede i-convert into contingent fund na pwede mong gamitin pag mayroon po mga urgent activities na kailangan na po talaga ng funds. Kailangan ibigay na kaagad. Kaya meron yan. Pero pag sinabi mong extraordinary expenses, my God, I hate drugs. Please naman, Senator. Please, ano yung sinasabi nyo? Sabihin na naman ng mga basher, Pudinet, hindi ka ba nakakaintindi ko anong ibig sabihin ng extraordinary? Ang naalala ko extraordinary nung nasa high school pa lang ako noon, yung pag may mga envelope eh. Extraordinary na envelope, ordinary, extraordinary na. Natatawa talaga ako mga kaibigan kasi talagang ano eh. Baga o baga kay mga nawong ba no? Grabe na guys eh, grabe na talaga ang pangloloko nila mga kaibigan. Extra power! Sana sinabi nyo na lang na meron kayong mga extra or meron kayong paranormal. Sana sinabi nyo na lang. Grabe guys, hindi ko na matake to. Pangloloko sa bayan. Ito pa, isa pa to. Ito, oh, yan, oh, ayan, oh.
Ito na po yung ano niya, statement niya, guys, ni Senator Meigs. Ito na po ang kanyang statement. Oh, ayan, oh. Nagbigay po siya ng statement kanina, mga kaibigan, at gusto niyang sabihin na wala po talaga silang confidential fund, no? Ito po, statement of the Senate Secretary. Under Subiri leadership, the Senate has zero confidential funds. Oh, zero daw, sabi ha, zero. Oh, take note ha, sabi niya, zero daw. Ayan o, nakalagay o. Oh. Oh, ayan o. October 10, 2023. Bagong-bago to guys, fresh na fresh to. Ayan o. Oh, the Senate categorically denies, oh, denies ha, ito, denies na naman ha, denies the reports circulating on social media that the upper chamber has confidential fund, 331 million for the year of 2023. Dininay nila guys, wala daw silang ganun. Wala daw confidential fund ang Senate. Oh. Ito, basahin nyo lang, nakalagay po yan guys. Oh, oh. Nakalagay yan, oh. Oh, sign. Pirmado yan. Hindi po to gawa-gawa, ha? Pirmado yan. Galing po yan sa Republic of the Philippines Senate. Oh, ayan, October 10. Attorney Renato N. Bantog Jr., Secretary of the Senate. Statement of the Senate Secretary. Under Subiri leadership, the Senate has zero confidential funds. Oh, yan ang sinasabi niya. Ito po yung sagot niya sa expose po ni Ms. Sas Rogando Sasot, mga kaibigan. Anong masasabi niyo, guys? Ha? Anong masasabi niyo sa extraordinary? Talaga naman? Sige, bahala kayo. Oh, ito. Oh, ayan oh, ayan na, ayan na si Kimbo na. Punta na tayo kay Kimbo. Punta na tayo kay ano, kay super matalino na si Representative Stella Kimbo. Ayan oh. Representative ng Marikina. Ito po ha. Ang pag-usapan naman natin ngayon si Kimbo. Ayan, sumagot din siya mga kaibigan. Oh, ayan oh. Basahin nga natin yung sagot niya. Oh, palakihin natin para makita ng lahat. Oh, ayan. Oh, ayan oh. Sinungaling. Grabe. Anong sabi dito? Wala pong confidential funds ang Congress. Yun pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yan na naman. Ang sakit na ng ulo ko, mga kaibigan. Narinig ko na naman yung extraordinary expenses. My God, ano ba yan? Ano? Galing po yan sa matalino, pinakamatalinong tao sa mundo. Si Stella Kimbo po, mga kaibigan. No? Siya po nagsabi niya, no? Oh, 1.6 billion ay extraordinary expenses yun. Extraordinary po ay fully auditable. Ayan o. Fully auditable yan. Sabi niya, fully auditable. Ibig sabihin, ino-audit daw yan. Pero kanina, hindi po na-audit. Di ba? Pero sabi niya, fully auditable daw. Ibig sabihin, meron talaga silang 1.6 billion. Sinabi na po yan ni Representative Kimbo, mga kaibigan. Hindi po yan gawa-gawa, ha? Yan, o. Siya po mismo nagsabi niyan. Basahin nyo, guys, para sigurado tayo na meron tayong source. O, ayan, o. Palakihin natin. Lakihan, o. Ayan, o. O, ayan, o. Galing po sa kanya yan. Pinost niya kanina din to. After po sumagot ni Meigs Zubiri, Senator Zubiri, siya din. Sumagot din si Representative Kimbo. Sabay-sabay po sila, mga kaibigan. Ang bilis, di ba? Quick respond. Pero ang hindi pa sumasagot, si Martin. Martin, asan ka na? Meron ka rin bang extraordinary? O ngayon, mga kaibigan, sino ngayon ang sinungaling? Sino ang manloloko? Sasabihin nyo, confidential funds ni VP Sara, hindi kailangan kasi wala daw gamit. Pero kayo, meron kayong extraordinary expenses? Ano yun? Niloloko nyo ba talaga ang tao? Di ba? Madam Stella Kimbo or Representative Stella Kimbo, kami po yung nananawagan sa inyo, no? Pati na rin si Senator Zubiri. Naniniwala po kami. Sige, ako naniniwala ako na wala kayong confidential funds. Pero, hindi po ako naniniwala na
wala kayong 1.6 billion na extraordinary expenses. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Kayo guys, ano to, lokohan? Niloloko ba talaga ang mga tao? Kasi saan galing yan? I mean, extraordinary expenses. Ano to, pag nag-travel ka? O, ano pa? Kasi ang extraordinary, kung i-convert po natin guys into a ano no, ordinary or pinaka, ano pang pinaka simplest na term sa extraordinary? Sabihin lang natin, ano, siguro, miscellaneous siguro yan. No? Miscellaneous siguro. Ano to, pambili ng pagkain, pambili ng ticket, ha? Pag nanood ng F1. Mga loko-loko talaga, ha? Ay, kayo nang bahala. Kayo nang bahalang humusga diyan. Yung sinasabi po ni Representative Kimbo. Wala daw silang confidential fund, pero meron daw silang extraordinary expenses or fund. Kung ano pang gusto nilang itawag diyan, bahala sila sa buhay nila. Kaya sabi ko sa inyo guys eh, nakakaasar, nakakapikon. Parang gusto mo silang, naku, ewan ko lang. Parang gusto mong tirisin eh. Ayan, oh, ito pa, isa pa to. Oh, ayan, si Raul Manuel, mga kaibigan. Oh, pakigamit po ng inyong summa cum laude para idetalye sa taong bayan saan ang 1.6 billion extraordinary fund ninyo sa House of Representatives. Yan po ang hamon ni Ms. Sas Rogando Sasot. Lalo na itong si Raul. Ayan o, hamon po. Hinahamon po sila mga kaibigan. Kung wala kayong tinatago, i-explain nyo kung ano ba ibig sabihin ng extraordinary expenses. Kasi kung ayaw nyo sa confidential funds ni VP Sara or OVP or Department of Education, bakit merong extraordinary? Ano yan? Grabe lokohan dito. Grabe lokohan dito mga kaibigan, to the highest level. Di ba? So ngayon guys, sino ang nakarma sila? Lahat ng sinasabi nila kay VP Sara noon, lahat ng binabato nila kay VP Sara during the budget deliberation, bumalik sa kanila lahat ngayon guys. Bumalik. Para silang binato ngayon sila. Yan, sila Makabayan, itong sila Raul, sila Castro, yung tatlong itlog, no? Silang Castro, tatlong itlog yun, tawag sa kanila ngayon, tatlong itlog. Eh. Tapos sila Kimbo, eto, sila ano, sila si House Speaker, ayan. Oh, ngayon, nahuli kayo, meron pala kayong extraordinary. So, ito na lang tanong ko dito mga kaibigan. Kasi ang House Speaker po guys, kanina po nalaman natin na meron po siyang 1 point something billion na confidential funds, no? Bakit meron siyang ganong kalaking confidential funds? Tapos meron din siyang extraordinary? Ganon ba yun? Ewan ko lang ha. Kasi kung meron po siyang 1 billion something na confidential funds mga kaibigan, ibig sabihin, meron din siyang extraordinary na expenses na 1.6 billion din. So ang laki na pala ng pera niya. Ha? Correct me if I'm wrong ha. Hindi po ako nagmamagaling dito ha. Kumbaga, nag-a-analyze na po ako. Kasi talagang, para sa akin guys, joke-joke na talaga to. Joke-joke-joke! Oh, isa pa siya, si virus na yan. Isa pa yan. Walang kwenta. Diba? Tanong lang po, no? Nagtatanong lang po kami. Kung meron po si House Speaker na billion confidential funds, no? 1 billion yun, eh, no? Sa kanya. Oh, paano? Anong nangyari? Ibig ba sabihin, meron din siyang extraordinary expenses na 1.6 billion? Di ba? Kasi nga, House of Reps eh. Ang sinasabi po ni Sas eh. Itong 1.6 billion na sinasabi nila, no? Sinasabi nilang confidential fund. Ibig sabihin, paano naman yung extraordinary expenses? Billion din yun. Oh, paano yun? Talagang ano, no, na talagang ano, ewan ko kung
Hindi ko na alam kung ano yung tatawag dyan. Kasi ang president, meron siyang 2.2 billion confidential funds eh. Di ba? Hindi naman nila tinanggal eh. Ang House Speaker, tinanggal ba? Hindi rin nila tinanggal. Pero, ang explanation nila, wala daw silang confidential funds. Meron lang silang 1.6 billion na extraordinary. Ito po ha, pakinggan natin para sigurado tayo. Ha? Para sigurado po tayo guys ha, pakinggan niyo po ito ha. Huwag kayong mapikon ha, huwag kayong maasal kasi ako napipikon eh. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan. Ito no, nakakaasar talaga to guys. Ha? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo mga kaibigan? Sa mga hindi pa po nag-likes guys, sa mga bagong dating dyan, nakikisuyo lang po kami no. Mag-likes-likes lang po tayo mga kaibigan. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at paki-share po ang video. Huwag kayong mag-alala guys, libre po lahat yan, no? Libre mag-likes, libre din mag-subscribe, at libre din mag-share ng video. Wala pong bayad yan, mga kaibigan. Ang gagawin nyo lang, tuslok-tuslok, pindutin nyo na! O yan, pinindot nyo na ba guys? Pinindot nyo na? Okay na ba? Sino pa hindi nakapindot dyan? Alright, ito na po, ipi-play na po natin mga kaibigan. Okay, ready na ba kayong maasar? Ha? Ready na kayong maasar guys? Parang walang sumasagot, wala na yatang tao ha. May tao pa ba? Hello? Ayan, 473. Ay, si Susan Aviles na nandito pala. Yung extraordinary funds, paghahatian ng mga congressman, pera pa ang travel expenses nila. Hati-hati na pala ngayon ha. Ito na po. Panoorin po natin mga kaibigan. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Oh, ulitin natin ha. Ito po ang sinabi ni Representative Kimbo, ha? Ito, ulitin natin. Para klaro po ha, baka sabihin fake news tayo ha. Ito. Stella Kimbo, pasok. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yung para lang po sa ano, for everyone's benefit? How is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung... Nakita niya yon? Sino nakapansin nun mga kaibigan? Sino nakapansin nung in-interview po siya, nung tinanong po siya ng reporter guys? Sino nakapansin? Tumingin siya dun sa katabi niya. Si Rep. Kimbo. Ewan ko kung sino yung katabi niya. Siguro, lawyer siguro yan. Nung tinanong siya, kasi ang sabi niya guys, ang sabi po ni Rep. Kimbo, wala daw 1.6 billion na confidential fund ang House. Pero meron daw silang 1.6 billion na extraordinary expenses. Kaya tinanong po siya mga kaibigan ng reporter, how is this different, no? Ano daw pagkakaiba ng confidential funds sa extraordinary? Ang ginawa niya guys, tumingin siya sa kanyang lawyer. Lawyer siguro yan. Siguro, gusto niya magtanong, hoy, tulungan mo naman ako dito. Paano ba sasagutin to? Di ba? Oh, ito, ulitin natin. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yung para lang po sa ano, for everyone's benefit? How is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same head. Tama po. Kasi ang heading ay confidential intelligence and extraordinary. So, magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So, that's an example of extraordinary expense. Okay, kung kakaiba po, parang yun. Unforeseen circumstances. Yes. Grabe, guys. Nakakahiya. Kala ko ba ikaw ang pinakamatalino? Kala ko ba summa cum laude ka? Tingnan nyo, yung explanation niya, kayong bahalang humusga. Tanggap nyo ba yung explanation niya?
Okay lang ba sa inyo yun? Sasabihin niya, wala po kaming confidential fund. Meron kaming extraordinary expenses. 1.6 billion, sasabihin mo lang na ito'y isang extraordinary expenses lamang? Samantalang ang OVP, Department of Education, kinakastigo nyo, tinatanggal nyo ng confidential funds dahil sabi nyo, wala daw gamit, hindi daw magagamit ng DepEd. Grabe kayo. Pati Davao sinisitan nyo. Dahil bakit daw ang laki ng confidential fund ng Davao? Umabot daw ng kalahating bilyon. Samantalang kayo, 1.6 billion, sasabihin nyo, hindi po to confidential fund. Ito po isang extraordinary expenses. Utot nyo! Sinong niloloko nyo kami? Ha? Matalino kayo. Alam namin, mga sumakumlaude kayo, mga valedictorian kayo. Ha? Mga PhD kayo. Alam ko, PhD to eh. Sige, kayo nang matalino. Pero ang explanation nyo, madam, please naman, huwag naman ganyan. Huwag na yung parang na masyado kayong kinder ang dating. Yun lang sasabihin nyo sa amin. Wala po kaming confidential funds ha. Wala po kaming confidential fund ha. Meron na kaming extraordinary expenses ha, na 1.6 billion. Wow! Ganun lang? Kayo guys, okay lang ba sa inyo yung sagot niya? Ha? Sasabihin lang ng ganun? Tapos, period na. Tapos na. Oh, kasi ako talaga hindi ko matanggap eh. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, nakakapikon, nakakaasar, parang nagjo-joke lang, tumatawa-tawa pa. Ito ha, tuloy natin. Parang ganun. Opo. Oh. Oh. Yes. So in short, that's fake news. Yes. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagsama-sama nga ang mga pulpul ang pag-iisip gaya lamang ni Kimbo, Raul Manuel at mga iba pa. Dito talaga natin makikita na talagang pinagtatanggol pa nila ang kanilang sarili at sinasabing extraordinary expenses at hindi confidential fund. Anong pinagkaiba nito? Nang tanungin ng isang reporter Arita Meme naman, itong si Estela na ito. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at ipa-audit ang kanilang mga bahay at mga gastusin para magkaalaman na kung talagang sakto lang ba sa kanilang sahod or mas malaki pa ang kanilang binubulsa na hindi naman talaga tinutulong sa taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.